Eto na mga bossing, magkakaalaman na ADV-160 versus ATR-160. So syempre, for this vlog, susubukan natin talaga i-maneho itong ADV-160, which actually, meron naman ako ito dati. Ngayon, tatry natin siya para sa vlog na to at pakita natin kung ano yung difference nila, pati sa specifications na rin and yung owner's perspective ko or sarili kong opinion pagdating dito sa ADV-160 compare sa ATR-160. Let's go! Yeah, so syempre, itong ADV-160 is talagang pag sinakyan mo eh, sapong sapo yung pet mo. Pero para sa height ko at sa bigat ko, parang medyo naiilang ako. At medyo magaan yung pakiramdam ng motor para sa akin. Kasi yung ATR-160 medyo steep yun eh. Kumbaga parang sapong sapo niya yung buong laki ng katawan ko. So parang may pagka-feeling na malaki yung ATR-160 compared dito sa ADV-160 para sa akin. Tapos yung speed nito, mabilis yung pick up nung speedometer niya kasi hindi naman to TFT display, 'di ba? So kaya parang accurate yung speedometer niya kada rev mo. Not unlike yung ATR-160, medyo may delay yung speedometer noon. Siguro dahil naka TFT display, di ko sure, pero mas maganda yung accuracy ng speedometer nitong ADV-160 compared dun sa ATR-160 kapag pinipitik mo yung rev or pag nagre-rev ka na. Yan. So sa torque, syempre mas torquey yung ATR-160 kasi mas mataas yung torque Newton meter nun compared dito kay ADV-160. Yan. Tapos sa braking power naman, mas comfortable ako dun kay ATR-160 kasi dual channel ABS yun eh. Si ADV-160 naman, ito is single ABS kasi likuran niya traction control naman. So si ATR kasi dual channel ABS kaya mas medyo comfortable ako sa braking power. Suspension, so syempre suspension ng ADV-160 is maganda rin naman dahil Showa po ito sa likuran. Yung sa harap, hindi ko alam kung anong brand dun pero feeling ko Showa din yung front suspension nitong ADV-160. Pero syempre iba yung inverted front suspension. Tapos yung sa likuran naman ni ATR-160 medyo matagtag kapag hindi mo in-adjust. Not like nitong si ADV-160, medyo comfortable yung rear suspension niya. Hindi mo na kailangan ipa-adjust. Compare kay ATR-160, matagtag siya sa una. Pero pag in-adjust mo naman na, okay na. Pagdating sa mga tires, okay naman. Parehas naman to naka dual sport tire. Kaya okay naman pa sila parehas for cornering. At wala tayong problema sa ATR-160 at ADV-160 pagdating sa gulong nila. Very generous naman sila. Yun nga lang, naka-rimset na si ATR-160 compare kay ADV-160 na nakamags ang kanyang stock na gulong. Pero goods pa din parehas to. And then yun nga lang sa specs, mas lamang talaga si ATR-160 kasi kapag naglo-long ride ka at mag-isa ka lang, then hindi mo kabisado yung lugar mo. Pwede kang gumamit ng GPS na naka-built-in dito kay ATR-160. So meron siyang application na carbit ride. Connect mo lang yung cellphone mo, tapos pwede ka nang mag-travel mag-isa kapag di mo kabisado. I-phone mirror mo lang yung cellphone mo gamit yung Google Maps tapos carbit ride. Okay na. Yun ang madalas kong ginagamit sa ATR-160 ko. Siyempre, pagdating naman sa looks, parehas silang maangas. Tignan nyo naman yung tindig, parehas niyan. Tsaka ADV-160 is ADV-160, diba? So itong ATR-160, bago pa lang sa market. Pero maganda yung specs na nilalatag nito para sa mga rider. Tignan mo yung tindig nito, naka-TRC pa to. Ito, all stock pa din tayo sa ATR-160. Pero solid din yung itsura nito. Kaya din talaga lumilevel tong ATR-160 na QJ motor sa ADV-160 kasi yung specs nito sobrang dami. Meron tong projector headlight, version 2 rimset, inverted front suspension, dual channel na yung ABS niya, adjustable yung windscreen, tapos meron pa tong traction control system. Dagdag mo pa dito yung 14 amps na battery rate. Tapos yung phone connectivity, adjustable na brake lever, may handbrake din tong kasama. So lahat yun stock, diba? So not bad na rin talaga na pwedeng itapat sa ADV-160 kasi doon nila sinulit sa specs. Yeah, so itong nasa video, ito yung unit ko na running 9 months na sa akin at wala pa tayong problema. All stock pa din tayo, wala pa tayong binabago masyado. Except dun sa CVT na naka-groove na siya yung bell natin kasi lumabas na yung dragging period niya after 5 months kung ginagamit dahil medyo mabigat ako. So nagpa-regroove tayo ng bell tapos nagpalit lang tayo ng center spring na 1000 tsaka clutch spring na 1000. Then yung bola natin, 14 grams, bababa ko pa siya ng 13 grams para mas malakas. Pero so far, so good pa din. Wala pa tayong issue kay ATR-160 for 9 months. Yan nga pala dun sa nag-comment na kung saan ko daw binili yung aking rear tire hugger tsaka front fender extender dahil nga sa ulan, lugi ka talaga sa putik. Pag tumalsikin sa tipos mo, kakalawangin. Tapos sa likod na naman, pag medyo stuck yung gamit mong tire hugger, baka masira yung mga sensor sa talsik, sa putik, or sa baha. Diba? So kapag umuulan, medyo nabawasan yung talsik ko dahil nga mas mahaba yung rear tire hugger na gamit ko at saka front fender extender. Dito ko siya binili mga boss.
dyan sa Motorik PH ko nabili mga boss. So more on ATR 160 yung accessories na binibenta dyan. Lagay ko na lang sa description tsaka sa comment yung link para di na kayo mahirapan dun sa nagtatanong kung ano yung gamit kong front fender. Pati MDL tsaka horn dyan ko na rin binili boss sa Motorik. Pati ATR 160 na shock cover, meron na rin sila bagong stock. Kaya kumuha na rin tayo ng composite para isang bilyan na lang din mga boss. Then sa nagtatanong sa gas consumption ko after ko ng regroup ng bell tapos yung 1000 na center spring and clutch spring, nagulat ako medyo bumaba siya kasi nung unang try ko sa kanya, pagkabili ko sa kanya ng February, ang gas consumption ko is 39 to 41 kilometers per liter. So ngayon, dahil nga medyo mabigat tayo at nagpa-regroup tayo ng bell, medyo lumakas ata sa gas consumption. Naging 38 na lang ako. Hindi na ako umakit ng 41. So, 38 kilometers per liter. Pero para sa akin, not bad pa din yun. Kasi panay paahon kasi dito sa Bulacan. Kaya wala tayong magagawa dyan. Tapos, dumadagdag pa yung bigat ko. Kaya yun ang ating latest gas consumption, 38 kilometers per liter. Yan. Tapos, okay pa naman yung specs natin. Wala pa tayong problem sa mga specs nito. Like for example, yung phone connectivity, goods na goods pa din naman siya. Hybrid power assist, wala pa rin tayo sa blay. Traction control system, responsive pa din siya. And yung idling start and stop, wala pa rin tayong problema. So far after 9 months, wala pa tayong naramdaman na issue dito kay ATR 160. Aside yung mga minor issues lang na may umaalog, pero yun lang pala, lumuwag lang yung tornilyo. So yung mga ganun basic kaya na natin gawin yun para i-maintain tong ATR 160. Nakadalawang change oil na tayo sa kanya at ang gamit nating change oil dito is yung Repsol na 10W40 fully synthetic. Doon ko rin binili sa Motorik PH. Tignan nyo naman guys, dalawa kami ng backride ko. Parehas kaming mabigat, kita nyo naman walang problema sa ATR 160. Parang mas tumahimik yung makina at saka lumakas yung hatak nung nag-Repsol ako na 10W40. Recommended kasi talaga yan sa mga high performance bike. And isa pa, medyo affordable din tong Repsol na binili kong set kasi may kasama na siyang gear oil, dalawa, pang ATR talaga yon. 689 lang tapos may kasama ng oil, di ba? Medyo affordable sa 689, kompleto na. Yeah, so yun mga boss, hindi na tayo masyadong umaasa sa kasa dahil nga may mga maganda namang alternative na aftermarket na parts at mga oil na pwede sa ATR 160 natin tulad ng Repsol na napakamura and quality na 10W40 fully synthetic pa. Diba? So performance talaga yung oil na yan or lubricant na yan pang karera at pang daily. Diba? So yun, sana nakatulong tong video na to para sa comparison ng ATB 160 at ATR 160 dun sa mga gustong bumili ng ATR na naguguluhan pa din. And sa mga gustong mag-upgrades at dun sa nagtatanong din na kung saan ko nabili yung mga basic upgrades ko pero malaking tulong dun sa ating mga sensor at sa mga parts na pwedeng kalawangin like yung front fender, rear tire hugger, MDL sa gabi, and then yung busina plus yung oil change. So check nyo na lang yung link sa description tsaka sa comment, talagay ko yun para hindi na kayo mahirapan sa ating ATR 160. And don't forget to subscribe and comment your questions regarding this unit na ATR 160 kasi baka masagot ko yung mga question yung mga boss. So once again, salamat. This is Vlog Nicosa. Peace out. Let's go.